Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Yung utang mo sa akin, mamaya bayaran mo. Okay. Pero bago yan. Live pala tayo, live sa Hindi, bago yan. Bago makalimutan, partner. Baka magkaroon ako ng utang sa nanay ko. Birthday ng mama ko today! Oo, yung 255,000 pesos. Iregalo po ni Nicole sa inyo, Mami soon, France. Soon, ma. Promise ko sa iyo yan. Malapit ako manalo sa loto. Promise ko sa iyo yan, ma. 255 million ang mapapanalunan ko. Sa iyo ang 255,000. Happy birthday to my dearest mother, Mama Franz Gaite. Love you! Oo, si Mama Franz na parang hindi tumatanda. No? At saka si Mama Franz na parang hindi ako yung anak sa sobrang soft-spoken. Aminin mo na, di ba? Ang lambot. Hindi siya ang tunay mong magulang. Hindi, hindi mo lang kasi na-meet yung tatay ko nung hindi siya na-stroke dati. Oh. Yung tatay ko daw talaga yung bibo. Ah, okay. Oo, yung nanay ko, soft-spoken. So isang hindi naman kami naniniwala. Eh, patay na yung tatay ko. Paano ko ipo-prove? So, ang nanay ko na isang introvert ay na-in love sa isang extrovert. Ah, na-compatible na, din pala. Compatible. No? Di ba parang tayong dalawa, di ba? Hindi man tayo na-in love sa isa't isa, pero compatible tayo. Parang tayong dalawa. Di ba? Na-in love din sa isa't isa. Hindi man tayo na-in love sa isa't sabi nila, isa. Sabi nila, ha? Totoo? Hindi. Ano, nabingi na po? Bungol na po ba yung mga tao ngayon? Ano, binagyo lang, nabungol na po? Sabi ko, hindi man tayo na-in love sa isa't ayan, isa. Ayan. Oo, hindi man tayo na-in love sa isa't isa. Compatible tayo kahit na introvert ka at extrovert ako. So may ganon. Yan. So happy birthday, Mom. Mom! Mayaman! Sabi na nanay mo, ang lagay doon eh, ganun-ganun na lang. Eh, ganun-ganun na lang muna. Pati-bati na lang. Kasi ang birthday mo, September 5, ala nga, it's a sweldo yan. Love you, Ma. Happy birthday, Mama Franz. Anyway, so ito na, kwento na may wagang Burnay. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tinay. Tambalanista, grade 5 pa lang. Ang tagal na nung tambalan kasi may kinakasama na ako ngayon. Hindi ko nalang sasabihin ang taon para hindi nyo maramdaman na nagkakaedad na kayo. Ano ba, hindi pa ba na? Nakakabastos ka. Hindi, di yun, partner eh. Sa sobrang tanda ba, nakalimutan na naman yung edad namin. Ganun. Anyways. Pagkita mo na, wag mo na sasabihin. Parang isa kong friend eh. Nakaka-offend. Oh, alam niya kasi medyo tsaka siya. Sabi niya, kita na naman tayo, sinasabi pa sa akin. Oh, anyways. Alam niyo ba, tambalan, natutuwa ako kasi nakakasabay kayo sa mga pagbabago ng panahon. Talaga ba? Hindi kami sure. Ah, kasi nasa Spotify at TikTok na kayo. Kaya alam mo, partner, tama talaga yung decision nating mag-Spotify eh. Oh, anyways, kaya naman kahit hindi ko abutan ng live ang segment ninyo, siguradong mapapanood ko pa din. Nakikinig ako sa inyo araw-araw kasi kayo yung pampasigla ko. Sumulat ako sa inyo kasi nalulungkot ako. Baka sakaling kung ma-share ko, mabawasan ng konti. Sabi din kasi nila, kapag may gustong-gusto ka daw, tapos sinabi mo, nagkakatotoo. At talaga, loto, manalo sa loto. Baka lotong bahay yun ba? Kaya, busy si Lord ngayon. Okay. Sabi niya kung bagong luto to. Loto daw, o lotong bahay. Favorite niya naman yung may nono. Lotong ulam. Diba? O anyways, baka sakaling nakikinig ang universe at bigyan katuparan ng pangarap ko. Ganito po kasi, may ka-live-in po ako. Hindi kami kasal at labag yun sa paniniwala ng mga magulang ko. Wala na lang magawa ang nanay ko, kaya kahit labag sa kalooban niya, sinusuportahan niya pa din ako. Sa kabilang banda, hindi maitago ng tatay ko yung sama ng loob niya sa akin. Hindi pa kami nakakapagpakasal ng partner ko kasi wala pa kaming perang pampakasal.
Marami pa kaming pangangailangan kailangan unahin. Kahit sa civil nga, hindi pa namin kaya. E anong ipapakain namin sa mga bisita? Hindi ko naman maibenta yung mga paninda ko. Lugmok na lugmok ako financially. Madalas, hindi ko na alam kung paano lalaban sa buhay. May mga pagkakataong naiisip kong sumuko na lang. Tambalan, alam ko namang mali na nagsasama kami sa iisang bubong ng walang basbas ng simbahan. Hindi pa lang talaga namin kaya sa ngayon. Sana may kasal na kami soon. Kapag nangyari yon, iimbitahan namin kayo. Salamat, tambalan, sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista mula dito sa Taytay Rizal, Tinay. Tinay, how are you? Alam mo, ano kasi ng mga Pilipino yan eh. Sa kultura kasi natin. Ay, isa sa mga hindi ko makakalimutan, partner, nung aktibo pa ako sa simbahan nung bata pa ako. So isa sa mga ginagawa namin, bukod sa mga mass weddings, yung mga binyag, yung mga nagbibigay ng seminar bago magbinyag, yung mga ganon. Kaya diba kung ikaw ay isang masugid na tambalanista, alam mo hindi ako basta-basta tumatanggap ng pag-aanak sa binyag. Lalong-lalo na kung hindi ko kaklose yung magulang, mga ganon. Walang personal connection kasi... background ko yan eh. Nagpapaseminar ako sa bago magkabinyagan. So, alam nga namang, I don't walk my talk. Ay, tari, walk ng talk si bakla. Oh, anyway. So, naniniwala ako na second magulang, yung mga ninong at ninang. So, kailangan ka-close mo talaga yan. Kasi anong pa man na mangyari, dapat ready kang ampunin, turuan, di ba? Mga ganong eklavo. So, anyways, yung isa sa mga naging experience namin noon, isa sa mga regular na mga expenses na kapag naghahanap kami ng bibinyagan, ang lagi sinasabi ng mga magulang, wala pa kasi kaming pampa-ano sa kanila, handa sa mga bisita. Yun. Pero kanya-kanya naman ito, may mga iba na hindi nagpapabinyag ng baby pa sila because of their religion, mga ganon, kasi ito has to be by choice para sa iba, mga ganong eklabu, di ba? Okay lang yun, wala naman problema. Ang sinasabi lang natin, generally Catholic country pa rin ng Pilipinas eh. Yes, diba? Yes. So, yun yung paniniwala na ang binyagan e baby. Pero ang daming hindi nabibinyagan for the reason of wala kasing pampahanda. Eh, yung kakilala ko nga eh, yung nagtatrabaho sa salon, sabi niya, si Carlo, sabi nung nagugupit, yung nagkukulot, sabi niya. Si Carlo yung nagkukulot? Si Carlo yung sabi niya, nabinyagan ko na si Carlo. Ay, iba naman yun. Nakakita ng kulot na buhok si Carlo. Pagkatapos ko sabihin, active ako sa simbahan. May kulot na buhok bigla. May kulot na buhok bigla sa usapan. Nakakaloka. Ibang binyag pala yun. Ibang binyag. Alam mo, yung ganyan. So hanggang pagtanda, hanggang sa sacrament of matrimony, ganun pa rin ang pag-iisip na kailangan may paghahanda sa mga bisita bago matuloy. Mm-hmm. Alam niyo po, ang kagandahan nga sa mundo ngayon, nauso na po yung tinatawag ng mga intimate wedding celebrations. Mm-hmm. Ang dami ngang gumagawa na ng ganun eh. Na yung intimate weddings are always, for me ha, as a wedding host, one of the best weddings. Kasi kilala ng tao yung isa't isa, madaling utusan yung isa na tumuwad, gumiling, kumadyot. Kasi magkakakilala sila. Kalimutan mo na naman, kakasabi mo lang na servant ka ng church. Bakit? May masama ba sa salitang kadyot? Wala kayo masama sa salitang kadyot. Meron ba? Pag pinagtahi-tahi kasi natin. Tsaka, may kulot na buhok, may kadyot. May tuwad. Hindi may iwasan eh. Diba? Hindi may iwasan na walang kong, walang mali. Alagi kong reference sa kadyot party, yung motor. O kaya yung sasakyan, pag hindi nagsastart, kailangan mong kadyotin. Para ano? Para
mag-start. Alam ko yan, partner, kasi lahat na sasakyan ko dati. Hindi, lahat na sasakyan ko dati, second hand. Ang sakit sa ulo. Sakit kumadyot? Kailangan kadyutin bago umandar. Ah, okay. Yung isang, okay. Kung sasakyan, 30 minutes, kailangan painitin, di ba? Oh, tama na. Okay na ba? Hindi paliwanag na ba na maayos? Haba paliwanag eh. Ay, basta gusto ko lang linisin ang pangalan ko. Charot. So anyways, so may ganun pa rin tayo hanggang ngayon. Eh ang intimate weddings nga, I say that it's one of the best. Kasi nga, yun na, kahit utusan mo yung isang ninang na sumayaw, gumiling, di ba, maglambada, magkuano man ang gagawin, hindi siya mahihiya. Papaano? Kakilala niya lahat. Tama. Diba? And it doesn't necessarily have to be a big group. Ganon. And yung intimate wedding nga, medyo madami pa rin paminsan eh, di ba? Pero meron din talagang intimate na kung sino lang talaga at ilan lang at walang problema doon. Meron nga hindi na din nagpaalam eh. Mm. Di ba? Ang mahalaga lang may magulang. May witness. Yes. Tapos. Correct. Ganun. Hindi kailangan ano. Kasi nagkakaroon tayo ng impormasyon doon sa mga nag-celebrate ng may bonggang celebration reception. Hindi, kasalanan ng social media niya, mga pinupost kasi ng mga utaw. Totoo ganun. Yun. At nakakatakot yun. Ha? Nakaka-overwhelm pag nalaman mo yung gastos nila, sino-sino yung mga supplier nila. Kasi minsan yung brand ng supplier, nakaka-overwhelm din sila eh. Mm-mm. Nakakatakot na, ito lang yung supplier na kinuha ko. Ikaw, kinuha mo yan. Eh, ang mahal niyan eh. Kalahating milyon, pinakamababa niyang singil. Yan. Diba? Ay, yung makeup niyan, 85,000 isang mukha eh. Diba? Samantalang makakapagpang-makeup ka naman ng sa halagang 500. Yan. Diba? Minsan kasi pag nakakakita tao, nagkakaroon tayo ng impormasyon na grabe naman yung makeup mo, 75,000, 80,000, ikaw lang yung make-upan. Correct. Oh, hindi pa kasama. Naman na bago. Ka namang gumanda. Ginastosan natin yung mukha mo ng 80,000, eh pwede ka naman magpa-makeup sa halagang 500. Ganon. Hindi naman nagkakalayo. Ayun. Diba? So pwede may mga ganung options kasi. Mm-hmm. Diba? Minsan nga, kung marunong mag-makeup yung isa sa mga entourage mo, saan nalang ka na magpa-makeup? Correct. Kasi part naman siya ng wedding. Yes. So minsan may, sige ako na bahala. Hindi, tsaka lalong gift ko na sa'yo yan. Hindi, pero partner, kasi yung mga kailangan ng mga pangmalakasang makeup, yung mga medyo madaming kailangan itapal, ganon. Minsan yung mga sinasabi mong makeupan ka lang ng entourage, pasok yan partner doon sa mga naturally maganda na. Yung hindi na kailangan, yung pulbo-pulbo lang, lip tint, carry na. Pero para doon sa mga iba tulad ko. Matindi pa ang kailangan. Na matinding tapala ng kailangan. Hindi basta-basta yung mga lip tint, gano'n. So in other words, may option. Yes, totoo naman din. Na hindi mapamahal yung wedding mo. Yes. Until hindi na siya matuloy. Correct. Kasi nga natatakot tayo na wala tayong ganung klase ng pera at hindi na matutuloy yung kasal. Yan. Kasi nga baka magkautang-utang lang tayo. Mm. Pero may kakilala din ako. Wala din silang puhunan. Eh walang pera. Mm. Oo, nangutang sila. Mm. Yung pinangutang nila, nabawi nila sa mga ninong at ninang nila. May ganong discarte din. May ganyan din. Kasi yung mga ninong at ninang nila, kinuha si Kapitan, si Mayor, si Vice Mayor. Mahina na 10,000 dyan. Yung kilalang businessman dyan sa inyong lugar. Oh, at pinakamababa, 10,000 bigayan. Oh, so pwede rin. Eh, 14 silang ninong at ninang. So ibig sabihin, partner, si Tinay, kulang lang sa discarte. Gawin mong business yung kasal. Total, sabi mo kami mapagkakatiwalaan. Oo, di ba? Kasi mga payo namin sa'yo. Ito yung mga katiwa-tiwalang payo. Di, pero totoo, may mga gumagawa niyan. Simple lang yung kasal, pero ang ginawang pangmalakasan, yung mga ninong at nina. Yes, may mga diba? Ganun. Pero whatever it is, hindi, kung wala man lang talaga, di ba may nag-trending na kasal partner na ang handa, naka-tray, tapos simpleng-simple, mas marami yung kanin kaysa sa ulam. Oh, pwede din. Simpleng-simple, alam mo yun, yung mga ganun ba, hindi kailangang, ang importante dito is the sacrament. Yes. Yun naman yung mahalaga, di ba? Let's not forget the essence of the wedding. Correct. It's supposed to be your promises. Yes. Di ba? Sa harapan ng altar. Tama. Sa harapan ng pari at sa harapan ng Diyos. Correct, di ba? Diba? Kaya nga, yung sayang, hindi ka nakaabot dito sa aming inorganize na mass wedding. Mm-hmm. Kami ni partner, nag-organize kami ng mass wedding in celebration of our 20th anniversary on radio. Yes. So meron kaming 20 couples na ipagmamamass wedding. Ang pwede mong gawin actually, maghanap ng magmamas wedding. Maraming ganyan eh. Mm-hmm. Merong kasalang parokya
merong kasalang bayan, yes, 'di ba? So kung anong gusto mo sa simbahan o kaya sa court, may mga ganun eh. Mm-hmm. Ang kailangan mo lang dumiskarte. So kulang ka nga lang sa diskarte, Tinay. Totoo. Tsaka huwag mo na isipin yung mga kakainin ng ibang tao kasi alam mo pinakain mo yan na masarap at hindi, may sasabihin. Mm-hmm. 'Di ba? Ilang beses na ako naka-attend na ang per plate nila ay 3,500 pero may sinabi pa rin yung bisita. Tom, 3-5 per plate na yun, ha? Diba? No, no. Oh, nasaan na ba yan? Nasaan na ba yan? Ay, no, not, eh, dito nung bako na. Ito naman, hinahanap pa. Nakatumba na, partner. Diba, kasi umaten pa sa mga celebration mo. Ay, hindi, wala. At least, titimbre ko na. Ah, oo, diba? Hindi. Tsaka hindi ko celebration 3-5 per plate. Wala akong ganon. Ang 350 lang tayo, partner. Iniano pa natin na nakapack lunch pa. Correct, binabarat pa natin. Diba? So, pwede kasing hindi. Oo, may so, option ka. Oh, meron talaga option. Kung gusto mo yung paraan. Sa correct. Totoo lang. Kung gustong-gusto mo na talaga, seal it, diba? Seal it with that covenant. Seal it with that sacrament. Gawin nyo na hindi ka mag-iisip ng gagastusin sa mga bisita. Oh. Diba? Correct. So, ang aming mass wedding ay hatid sa atin ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Dahil thank sila. You, Brad, dahil sila ang nag-provide ng wedding rings. O, di ba pang malakasan yung mga singsing ng newlyweds natin? Correct ka. Sa darating na September 28 and of course, ng Arena Plus. Oh, bongga talaga ng Arena ang Plus bongga. Kahit kailan talaga kayo. Correct. Pang malakasan lagi. Sobrang astig talaga, di ba? Alam nyo po, hindi lang mass wedding. Tayo po lahat ng araw po natin mas gawin nating astig at exciting with Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na best sportsbook operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga naabang mong laro worldwide. Yes. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at always updated na. Nandiyan yung PBA, NBA, PVL, boxing, volleyball, basketball, marami pang iba. Tama ka dyan. At eto pa ha, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports property sa kanilang web-based or mobile applications. Gamit lang ang inyong mobile device. O diba, all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang kagandahan, legal at secure ang gaming environment mo kasi licensed ang Arena Plus ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. Siyempre, eto pa ha mga kabisyo at dahil gusto naming astig ka, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Tambalang Chris Chupera de Cauliela, Scotty Thompson, at si Jordan Clarkson. O, diba? At si Glock 9 ng kumanta ng ating halina sa Arena Jingle. O, diba? Talaga naman. Kaya download ng Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Arena Plus, astig sa sports! Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Kami po ay exit na. Maraming salamat sa pag-tutok. Muli ako po ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! So yun. So kami po ay nagpapasalamat sa aming mga tama. Hindi nyo kasi narinig yung tama eh. Sayang, hindi nga narinig yung mahalagang cheetah. Mahalagang salita yun. may mahalaga kami mga splinok kanina, di ba? So kami po ay exit na, yun talaga yung gusto naming sabihin. Ha? Salamat po na marami sa pagtutok sa amin. Ingat po kayo. Bye-bye. Stay safe. Stay safe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!